Hello guys, maayong buntag. Nagbabalik na naman si Tabagak. Ngayon ay gagawa tayo ng ano? Yung compost. Bali, basic lang itong ipapakita ko sa inyo. Sa mga di pa marunong gumawa ng compost. Para sa akin, yung composting, kinukonsider ko talaga siya na isa po siyang essential skills na kailangan matutunan ng isang gardener kung gusto niyo po ng organic para ma-achieve niyo po yung gusto niyo, yung resulta ng inyong mga tanim. Kailangan po ninyong makagawa ng magandang kalidad na compost. So, pero ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng compost na magandang klase. So, bali ito lang po yung ating brown dyaryo. Ang green, malunggay, itlog, tapos yung kangkong. Ito. Yung brown, bali ito po yung mataas sa carbon. Tapos ito naman yung green, bali ito naman yung mayaman sa nitrogen. Bali ito lang po yung paghahaluin natin para makagawa tayo ng magandang klaseng compost. Dito po natin nilalagay sa paso. Ito po yung ating kangkong. Upitin lang natin para mabilis siyang mabulok. So yan na po yung ating kangkong guys. Ang susunod natin gawin, maglagay tayo ng malunggay. Ito po yung ating malunggay. Huwag nyo lang isama yung medyo itong malalaking tangkay. Huwag nyo lang isama kasi hindi siya mabulok sa loob ng isang buwan. Ito lang mga daong-daong. Gusto niya makagawa ng magandang klaseng compost, kailangan meron talaga kayong malunggay. Lagyan na lang natin ito. Tapos, dyaryo. Kuha tayo ng dyaryo. Ipukuloy niyo na lang. Ipapakita ko sa inyo yung resulta after 1 month. O kahit 15 days, malalaman na natin kung magandang klase yung compost na nagawa natin. So, yan lang muna. Tapos, maglalagay tayo ng itlog. Maraming itlog ang ilalagay natin. Yung itlog, ano po siya, mayaman po siya sa calcium. Kaya maganda po ito para sa aking tanim na mga sili. Pero yung itlog, hindi po ito nabubulok ng isang buwan. Abutin po ng at least mga 3 to 6 months bago po mabulok. Pag ganito kalaki yung eggshell, ganito kalaki, abutin po siya ng mga 6 months. Bago talaga siya mabulok. Tapos malunggay, ganyan pa rin, bali pangalawang patong na to. Gawin nyo lang siyang bali tatlong patong para maganda po yung init ng compost ninyo.
pinong-pino. Hindi naman purong pino ba sa atin sa mga temperature mo siya. Tapos basahin natin. Tanggalin ko lang itong sa gilid. Kasi itong nasa gilid mga lupa ito eh. Para ano. Tapos dadagdagan ko pa siya ng kunting lupa. Bali pampakurat ba. Para makuratan niya sa gamay para sipa kayo. Kukuha ko dito ng compost. Yun know. Kukuha ko dito ng isang dakot. Yan. Dito mo naman oh. Daming ano. So, ito guys. So, ganyan lang po siya. Yan lang itabi lang natin. Dito na po yung ating ginawang compost. Tiyaran. Nabuhay yung kangkong na inalo natin. Oh. Yung pinutol-putol natin, nabuhay siya. Holy cow! Ito yung tinatawag nating. Teka lang. Kunin ko muna, di makita may araw. So, ito na po guys. Nabuhay yung kangkong. Medyo, ito gawin muna natin. Para makita natin ang maayos. So, ito na yung compost. Oh. Yung tinatawag nating black gold. Medyo maganda naman yung resulta. Pero parang medyo di po siya nabulok. Kita nyo naman, kunti lang yung natira natin. Puno po yan pero kunti lang yung nagawa natin. Yung ilalim, hindi pa po talaga siya bulok. Kailangan pa siguro nito mga 15 days. So, yun lang siguro. Ganun po guys, yung 1 month hindi po talaga kayang maggawa ng compost. Kailangan talaga mga 45 days siguro. May nakikita kasi ako sa mga video sa YouTube na 1 month lang compost na po siya. Kaya lang di ko alam kung ano yung sikreto nila paano siya nakagawa ng ganun. Pero sa akin, hindi ko po talaga kayang gumawa ng 1 month compost. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa maiksing video na ito. At saka sa mga bago sa aking channel, baka naman pwede niyo akong i-subscribe. Pakibungkal na lang yung subscribe button dyan at pakidiligan na lang yung aking notification bell at nang manotify kayo sa aking mga susunod pang mga video. Maraming salamat.